Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FilipinoPod101.com. Hello sa inyong lahat, ako si Erica. Ang Sabado de Gloria ay ang huling araw ng pag-aayuno para sa mga Katoliko sa Pilipinas. Gaya ng ibang araw sa Semana Santa, patuloy pa rin ang taimtim na pag-alala sa sakripisyo ni Jesus sa araw na ito. Ang mga gawain sa araw na ito ay madalas na nakatutok sa mga paghahanda para sa selebrasyon ng muling pagkabuhay. Ang selebrasyong ito ay tinatawag na salubong o Easter Vigil. Sa lesson na ito, malalaman natin ang mga halimbawa ng paghahanda na ginagawa ng mga Pilipino para sa muling pagkabuhay. Alam niyo ba kung bakit pinagbabawalan ng mga bata na maglaro sa kalye tuwing Biyernes Santo at Sabado de Gloria? Sasabihin namin ang sagot sa katapusan ng video na ito. Madalas, sa mga syudad, nananatili lamang ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Pinagbabawal ang pagkain ng karne at pag-inom ng alak. Ngunit sa mga probinsya, karaniwang maraming mga paghahanda ang ginagawa, gaya ng prosesyon. Ang prosesyon na ito ay kakaiba sapagkat ang mga babae at lalaki ay hiwalay. Nagdadala ng kandila ang parehong mga babae at lalaki, ngunit ang mga babae ang inaatasang sumunod sa imahe ng Birheng Maria habang ang mga lalaki naman ang sumusunod sa imahe ni Jesus. Matapos ang prosesyon, ang mga tao ay nagtitipon-tipon sa labas ng simbahan para sa isang ritual na pinangungunahan ng kura paroko. Matapos ito, susunod ang lahat ng mga tao papasok ng simbahang madilim. Dito, mula sa sindi ng kandila ng kura paroko, isa-isang masisindihan ang mga kandila ng mga parokyano. Sa loob ng isang saglit, ang buong simbahan ay magliliwanag sa pamamagitan ng mga sindi ng kandila ng bawat isa. Isa ito sa mga pinakataimtim na sandali ng pagdiriwang. Ang salubong ay ang pagsasadula ng pagtatagpo ng Birheng Maria at ng muling nabuhay na Jesus. Madalas, isa ito sa pinakamalaking pagsasadula na nagaganap sa mga parokya, liban na lang sa pagsasadula tuwing Pasko. Ang pagsasadulang ito ay tinatanghal sa gitna ng misa kung saan ang misa ay nagsisimula sa takip silim, simbolo ng kamatayan ng dilim, at matapos ang maiksing dula ng muling pagkabuhay, natatapos ang misa sa bukang liwayway na sumisimbolo sa muling pagkabuhay. Alam niyo ba na tinatawag itong Sabado de Gloria dahil ito ang unang araw matapos magsimula ang Kuwaresma o Semana Santa kung kailan maaaring kantahin na muli ang Gloria? At ngayon, ibibigay ko na ang sagot sa tanong kanina. Alam niyo ba kung bakit pinagbabawalan ng mga bata na maglaro sa kalye tuwing Biyernes Santo at Sabado de Gloria? Ito'y dahil sa pinaniniwalaan na kung ikaw ay masusugatan sa dalawang araw na ito, hindi na ito kailanman maghihilom dahil wala si Jesus para paghilumin ng mga sugat. Kamusta ang lesson na ito? May interesanteng bagay ba kayong natutunan? May mga katulad din ba kayong paniniwala tuwing Semana Santa? Mag-iwan kayo ng komento sa FilipinoPod101.com. Hanggang sa susunod na lesson,